Actually, if kung babalikan ko, kung kailan ako tinawag, parang ang hirap sabihin kung kailan. Kasi there are a lot of moments na alam ko gusto ko maging pare, pero hindi ko rin naman alam kung ano pakikinggan. I really wanted to become a diocesan priest, not a religious priest. But eventually, dito ako dinala. The call, if I'm not mistaken, was during that time in high school when I just found myself crying. Na sobrang touch ako sa awit ng paghahangad. And siguro, may hinahangad ako that time. And now, mas matingkad na yun ang nag-start ng aking paghahangad sa buhay ng isang relihiyoso at bilang isang pari. And I remember on that Sunday evening, on the cross, there are two tarpaulins that are hung. The other tarpaulin says, "Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos." And on the other side, "Buhay si Jesus, saan sa dalasrada, kanino sa akin." Today, we celebrate that love that has nurtured the vocation of Father Ian. We celebrate as a community the God's grace of vocation whose seed have grown here. And in that, we thank God for the family of Father Ian. His beloved parents, Micaela and Benjamin, whom we also remember in this Mass. Sana huwag mong kalimutan, Father Ian, ang mga ilang beses na natulog ka sa waiting shed para magbenta ng insurance. Ang mga nakilala mong kaibigan na tahimik na tumulong, lalo na sila na walang wala. Hardships, madami. Sa sarili, yung pagkakakilala mo sa sarili mo, kasi hindi mo pwedeng basta-basta na mag-alay ka na hindi mo kilala sarili mo. That's one. Number two, nagkasakit din ang magulang ko. Right now, I'm about to celebrate my first Mass, but both of them are not here. I know from spirit, they are watching me from heaven. Few days bago ang perpetual profession, I also wanted to leave. I packed my things during the 30 days retreat. But that was the most vulnerable moment that I've ever had. Kaya, na doon ko nakita naman na kapag ikaw ay napaka-vulnerable, sa panahon na ikaw ay gusto mong umalis sa piling ng Diyos, sa pagiging isang religious, doon pala kumikilos ang Diyos ng napakatindi dahil ayaw ka nang makawala. May mga moments, but those are graceful moments. I entered 2001. It's 2022 today. It's 21 years. 21 years of joy. There are also pains. There are healings. There were times I was wounded. Right now, if I look back in everything, and now that I'm a priest, it's all worth it. But it doesn't end here. I know papasok pa lang ako sa exciting part. As you celebrate your first Mass here, remember Him who called you to proclaim and embrace His path. Remember Him who have called you to proclaim His redemptive love offered freely on the cross. Fix your gaze on the cross. Sufferings and trials do happen. But in the same way that the blessed thief have said to the Lord, "Remember us, Lord, when you come here." Remember also to exclaim those words, Father Ian. Remember us, Lord. Most likely, many of you, especially my brother priests here, are waiting for me to cry. Since alam nilang mababa ang luha ko. But, good friend, umiiyak po ako kasi sa kagalakan. It was in this very church, according to my baptismal pictures, it is here in front where I was baptized
February 3, 1985, by no other than the longest pastor that we have here, Monsignor Patricio H. Lim. You, my dear people, my dear community, this Thanksgiving is not just for me. It is for each and every one of us, because I will not become a priest if without you people guiding me. Sabi ko sa inyo eh. Wala nagpakita sa akin ng Diyos, kundi ang community na ito. Remember those words that you always tell. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Buhay ang Diyos. Saan? Sa bawat isa sa atin. Ipahayag mo ngayon ang pagiging redemptorist ng misyonerong pari sa daan ng Kristong pari na alay ng kanyang buhay para sa pagmamahal at para sa katubusan ng lahat. May our Mother Perpetual help pray for each one of us, and may Christ the King lead us to the life He wants us to share with us. Eternal life with Him. Amen. I feel great. At kung dumating man yung mga times na may mga hardships, challenges bilang isang pare, ito lang ang babalikan ko eh. Itong araw na nagamdaman ko ang matinding pagmamahal ng Diyos. Dahil sa kabila ng unworthiness, sa kabila ng pagiging wretched, minahal at patuloy na minamahal niya at patuloy na tatawagin. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever.